sa mindset of the poor. Ganon din ako po noon. Mindset of the poor. Sinalitan ko ng mindset of the wealthy. Ang sinasabi mga kababayan na time is gold, iyon po ang totoo. Ay asyo pagpag. Asa ng mga tao ninyo? Nasaan? Look at me. Di nga ninyo maipakita? Pumunta kayo doon sa Caloocan kasi kapartido ninyo. At ngayon, pupunta kayong Naga kasi lugar ni Lomi. Hahakot kayo ng mga tao. Yun ang ugali ninyo, di ba? Para may kahit papano, may papalakpak sa inyo. Di ba? Walang tao. Walang pinapakita sa camera yung mga nagko-cover sa inyong media. Tapos, sasabihin mo, you are on the side of the people. And others are on the side of the president. Sinong niluloko mo pagpag? Kayo, you are on the side of yourselves. Sa inyo lang na mga dilawan, you are siding with yourself and siding with the oligarchs. Interest, iyon ang totoo niyan. Binabaliktad ninyo, yung mga kandidato ni President Digong, yun ang totoo na on the side of the people. Why? Millions of them voted for the president. Kaya nga nakaupo yung ating Pangulo, kasi binoto ng milyon-milyon. Kaya nga yung kasama ninyong si Marungaw, ay Marimar, bata kayo sa buhay niyo, talo. At kung nanalo itong si Lumi dahil sa magic ng smart magic, tapos sasabihin mo ganon, napakakapal naman ng inyong pagmumuka, pagpagbam, na sabihin that you are on the side of the people and others are on the side of the president. You see? Di mo kami makukumbinsi sa ganon. Asan ka sa result ng survey? Kalyado mo na. Yung mga nag-survey, kalyado ninyo yung False Asia. O, pero nasa, nandun ka sa huli. You see? Although yung number one inigay nila kasi si Alipo nga, yun ang ginagroom ninyo kasi hindi kayo nagpapalata. Pero kalyado ninyo yon. Yun daw ang number one. Sa inyo yon na survey. Pag ninyong inuuto ang mga mamamayang Pilipino pagpag, kasi hindi ninyo mauuto, kitang-kita sa inyong kampanya. Kaya nga pumunta kayo sa Caloocan kasi nandoon ang invite sa inyo. Maligno. Invisible din. Si Irise, Edgar Irise, maligno yun eh. Langyaka niya. At kita ninyo, bakit tinawag ko yun ang maligno? Hindi dahil siya maitim yun, kaya tinawag kong maligno. O, kasi yun yung ano, biglang may invisible na tao. Siguro, mga kababayan. So, investigation, naalala ninyo yun? Tapos naghatid ng mga ebidensya. Alam niya, yung so, yung kay Corona yata yon, the investigation, biglang nagatid ng mga ebidensya yung kasama niyang maligno. Alam niya, mga taong to. Pinagluloko, mga kababayan, tayong mga mamamayang Filipino. Binibilog ang ating ulo that they are on the side of the Filipino people. You are not. From day one na umupo kayo, you are not on the side of the Filipino people. You are actually an enemy of the Filipino people. Tama? Ganon ang totoo niyan.
Galit sa inyo ang mga mamamayang Pilipino. Sa totoo lang. Kaya nga, sa susunod ng mga campaign ninyo, sinasabi ninyo na mag-house to house kayo. We know kung bakit kayo mag-house to house. Tulad ng ginawa ninyo dyan sa Caloocan. Because hindi nga kayo makabuo ng maraming, makaipon ng maraming crowd. O tingnan natin ngayon, pupunta kayo dito sa Naga City. Alam namin, maghahakot yung mayor ninyo. Kasi yung mayor doon, sa Naga, tao ng asawa ni Lomi. Tao yon, si Bunggat. Para hindi naman mapahiya, yun ang gawain ninyo eh. Hahakot sila ng mga tao sa barangay. Bakit ko alam? Laging ganun po. Kasi pag hindi ka humakot ng tao galing sa mga barangay, walang manonood sa inyo. Walang papalakpak. Tama? Walang papalakpak. Kasi nga, ang mga mamamayang Pilipino, galit sa inyo. Galit sa inyo. Hindi na po naniniwala sa inyo pagpag ang mga mamamayang Pilipino. And we will ensure na ang otso diritso, diritso sa Poso Negro ay Inidoro. Parehas yun ano? We will ensure it. Yun ang pupunta ninyo kasi doon po kayo nababagay. Doon kayo nababagay. Hindi dito sa ibabaw, dapat nasa ilalim kayo para umunlad ang ating bansa, the land of fear, the Maharlikan Empire. Napag-usapan na yung Maharlika. Mamaya isusunod natin yun. The land of fear, the modern Philippines, part of the Maharlikan Empire. Yun po ang totoo niyan, pagpag. Ayos. Ngayon, mga kababayan, huwag nating kalilimutan na maglista. Kasi kahit nga po ako, hindi ako makabuo ng 12 senatorial candidates until now. Siguro nasa lista ko mga 5 pa lang. Number 1, mga kababayan, siyempre si Aimee Marcos. Number 2, si Bongo. Si Bato. Number 3. Number 4, si Willie Ong. Tapos number 5, mga kababayan, sa lista ko, sino yung abogado yun? Si Gadon. Tapos number 6, may number 6 na pala ko. Yung isa pang abogado, si Glenn Chong. Dagdagan na lang po ninyo, mga kababayan, but as much as possible, huwag tayong boboto ng mga kaalyado ng mga dilawan. Huwag na huwag po yung mga kaalyado ng mga dilawan. As much as possible, mga bagong pangalan sa Senate. Yung mga reeleksyonista, huwag na po yun. Natry na natin po yung mga re-electionist. Natry na natin sila. They serve for long, 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 long years in the Senate. Remember? Tagal na nila dyan. Ang tanong, mga kababayan, ano ang kanilang ginawa para makatulong sa pag-unlad ng bansa? Ayun ang tanong doon. Kung wala man po sila, mga kababayan, na naitulong sa pag-unlad ng ating bansa, ano pa yung rason, mga kababayan, na ibabalik natin sila sa posisyon? O di ba? So mas makabubuti, we try other names. Tingnan natin, subukin natin yung ibang mga pangalan na bago. Di ba? Kasi pabalik-balik na lang po sila. Enough is enough.
Yung si Bong Revilla, na-try na natin yon. Si Jingo Estrada, na-try na natin yon. Si Endrile, na-try na natin yon. Si Cayetano, si Pia, na-try na natin yon. Sino pa yung mga re-electionist senator? Si Nancy Binay, na-try na natin yon. Di ba? Si Villar, na-try na natin yon. bakit hindi natin palitan ng mga bago? Para naman makita natin kung may magagawa sila na significant changes para maayos ang ating bansa in support, mga kababayan, sa ating Pangulo. Ayun lang naman ang aking suggestion po sa inyo kung gugustin ninyo. Pag hindi, man, okay. This is democracy, mga kababayan. So, yun po ang ating gustong ipaabot sa inyo. Gusto ko lang supalpalin itong mga sinasabi ng mga dilawang kandidato. And sila hihingi, mga kababayan, ng ating boto. Sabi ni Marimar, hindi daw siya magiging sagabal. Yun ang strategy niya, mga kababayan, para i-win ang support ng mga ka-DDS. Huwag pa iisa. Huwag pa iisa, mga kababayan. Anong tutulong? Nung kayo nga, wala kang naitulong. Ito pa, mga kababayan, na ang nakaupong presidente, ikalaban mo, paano kang tutulong? Nang si Panot ang nakaupo, you become Secretary of DILG. Makapangyarihan na posisyon. Hawak yung local governments para yung resources ng DILG magamit ninyo sa kampanya to further your candidacy. Iyong nakaposisyon ka nga doon, walang nangyari sa ating bansa na mabuti. Masasama yung nangyari. Ngayon pa, na hindi mo kaalyado yung Pangulo, sinong niloloko mo, Marimar? Tandang-tanda namin, Mar, yung sinabi mo doon sa Yolanda. Remember, gumaganon-ganon ka pa, oh. Tapos sa traffic, gumaganon-ganon ka naman. Parang si Jackie Chan. Alaya talaga. Remember that the president is an Aquino. Tandang-tanda namin ang lahat. Nakatatak sa aming isipan nang sabihin mo, Mar. Remember that the president is an Aquino and you are a Romualdez. Bahala kayo sa buhay niyo. Yan ang ibabalik din namin sa iyo, Mar. Bahala ka sa buhay mo. Busy kami. Tama. Di namin kailangan ng ganong tao. Yan ninyo ang ating Pangulo. Kahit yung nag-support sa kanya na local officials, mga gobernador, dalawa lang, isa doon, mga kababayan, si Aimee Marcos. Kahit ganon, tingnan ninyo, namuliti kayong ating Pangulo. Ang dami pang ang dilawan, nandyan nakaposisyon sa gobyerno. You see? Kailangan natin yung isang Pangulo na kahit hindi sa kanya
yung mga officials na nakaupo, nagtatrabaho pa rin ng mahusay. Naglilingkod pa rin. Hindi kinukulayan tulad ng pagkulay mo sa mga Romualdez. Dahil ang Pangulo ay Aquino. Ngayon, kukulayan ka namin, Mar, kahit nagpalit ka na ng damit. Kahit nagpalit ka na ng damit, di mo na dinadala yung yelo. Kitang-kita namin sa iyong buto at kaluluwa ang kulay na yelo, a symbol of incompetence. Symbol of incompetence sa pamamalakad sa ating pamahalaan despite your educational background that you graduated in. Saan ngayon? Si Mar sa Watson. Wala pala yun sa kung saan ka nag-aral. Sa ibang bansa ka pa nag-aral. Si Alipo nga sa ibang bansa din nag-aral. Nagtapos. Wala pala yan doon. Wala. At wala din sa grade na matataas. Wala. Ang paglilingkod sa bayan. Wala. Ano sabi ng ating Pangulo? Oh, yan yan. Si Kwan. Bright yan. Bright. Ito si... Ah, Kwan siya. Magna cum laude yan. Pero ako niya, basta pumasa, 75. Pero niya, tingnan mo niya, mga trabahante ko sila. Palagpakan yung mga cum laude, mga bright na mga members ng cabinet, mga kababayan, na ngayon nagtatrabaho sa kanya. Kita ninyo, wala yan doon. Sana susukat yon sa pagmamahal, mga kababayan sa bayan. Doon nasusukat ang totoong, masasabi natin, totoong leadership na kailangan natin sa ating bansa. Nagmamahal sa mga mamamayang Pilipino. That should be the first. And maybe, mga kababayan, hindi maybe, kundi for sure, that's the reason why sa qualification ng mga candidates running for president, able to read and write lang nandoon. A Filipino, born Filipino citizen, able to read and write. Kasi mga maraming mga bright, tataas na mga grades, ineffective sa governance. Kasi wala man silang pagmamahal sa bayan. Ang pagmamahal nila sa sarili nila, pagmamahal nila sa pamilya lang nila, pagmamahal nila sa mga kaalyado nila, pagmamahal nila sa mga business partners nila, kaya yung paglilingkod nila, hindi man sa bayan, depende sa bayan na kanilang tinatanggap. Hindi sa bayan. Sa bayan na binibigay sa kanila. Ito niya pare, 50 million sa'yo rito. Basta, pirmahan mo yung, yung proposal ko. Yun ang brand, mga kababayan, ng mga dilawan. Kaya tingnan ninyo, nangyari sa ating bansa. Nang tumake over ang mga dilawan sa ating bansa, lahat na yata ng pag-aari ng ating gobyerno, bininta nila. Bininta nila. Bininta ninyo? Pati nga yung Fort Bonifacio, bininta nila. Yung PAL, bininta. Yung PNB, DBP, Land Bank. Lahat ng bangko. You see? Bininta nila sa pribado, kaalyado nila. Pati yung Roppongi property sa Japan, bininta nila lahat. Pati tayo na mga mamamayang Pilipino, bininta nila. Ninegosyo nila
mga kababayan, ang mga mamamayang Pilipino. Yun ang totoo niya. That is why, itong mga taong ito na nagsasabi, they're on the side of the Filipino people. Sa salita lang po yon, to win our support. Never be deceived, mga kababayan kong Ophirian, sa kanilang mga pananalita as they are interviewed ng kanilang mga kaalyadong mainstream media. Huwag kayong naniniwala sa kanila. Bakit? Yung mainstream media, bayad nila. Sino nagbayad? Yung mga sponsors nila, mga kababayan. The funders of this politicians, yellow politicians, yun ang nagbabayad. Yung announcer, hindi pwedeng magtanong ng salungat sa gusto nila. Hindi pwede. Lahat ng tanong, prepared. Scripted po siya. Kaya maririnig po ninyo, lahat papugi. Wala kayong maririnig na tanong, mga kababayan, na masasabi natin truthful questions that would address our concerns, the problems being faced by the Filipino people. They will not answer that. Maririnig niyo po lahat scripted, kasinungalingan, papugi lang po nila. Bakit? Bayad. Ang tawag diyan, paid interview. Bayad na mga interview. And these media personalities, they're assigned, mga kababayan, sa bawat kandidato na may kontrata sa kanila. Kaya pag narinig ninyo, ini-interview yung kandidato, mga kababayan, nandito po. Yan yung reporter. Mga kababayan, nandito po ako sa Naga City. Kasama natin si Lumi. Kasama natin si yung mga kandidato nila. Alam na, interview yung announcer. Hello, Madam President, kumusta naman? Ang gaganda ng tanong. Para ano? Para bilugin, mga kababayan, yung ating isipan. They will attack the President. They will attack this government para i-win ang ating support on their side. Para pag sila'y nakaupo, mga kababayan, nalinlang po tayo, sila'y nakaupo, balik sila sa fiesta time. Fiesta na naman na niya. Yan sinasabi ko sa inyo. Kaya masyado silang seryoso sa ganon. Kabuhayan po nila yung politika. Ayun na nga, magsipag-alis. Papalit-palit na lang po sila. Ayos, mga kababayan. So I think with this expose para po sa inyo, then sabi ni Magdalo, ano, Representative Gary Alimango, wala daw rift within the coalition. Di daw sila nag-aaway-aaway. There's no rift in the coalition. Nag-aaway-aaway na siguro. That was not his speech. Mag-aaway. Ang totoo niyan, kaya sila nagkakaisa because of the campaign. Then after, yung mga campaign nila, nagkakanya-kanya yan. Di man po yun, kakampanya sila sa ano? Sa bawat isa? Di man po yun. During the, ano lang, tawag dito, during their meeting the Abanse, ang kakaisa yan. Gaganon-ganon pa ng mga kamay. Pero bawat isa sa kanila, nagkakanya-kanya ng kampanya. Makikita nga ninyo, wala man tiket. Nakita lang ninyo sa streamer. Pero sa bawat kwa nila, bawat poster nila, wala man yung kasama nila. All of them, ganun po. Sa totoo lang.
It's part of their strategy na paniwalaan sila, mga kababayan, that they are one. Nagkakaisa niya kami. Ha? Alam na alam ko yan kasi nangyari yun sa amin. Tagal ko na po sa ganyan, sa politika. Kala mo, kasama mo. Kumandidata akong counselor. Alam ko, ako lang yung nagkakampanya po para sa kanila. Sila, hindi nagkakampanya sa akin. Oh, tanong, sino ang panalo? Ako, talo sila lahat. Sabi sa akin ng mga supporters ko sa barangay, counselor, pumunta niya dito si ano, si yung kasama mo. Ah, oh, sabi ko, bakit? May tawag yun sa amin, nagsasarilian niya ng kampanya. Hindi ka niya kinikerry. Sabi ko, ganun ba? Okay lang sabi ko yan. Ganun po ang politika. Makikita mo sila nagkakaisa in one stage. Pero, pag sila'y naghiwalay, naghiwa-hiwalay, nagkakanya-kanya yon ang kampanya. At single voting lang po, mga kababayan, ang kanilang campaign. Ganon sila kasakim, mga kababayan. Yan, makita ninyo yon sa launching, nandun sila. Afterwards, individual sorti po yan. Yung isa nasa Mindanao, yung isa nasa Visayas, yung isa nasa Luzon. May kanya-kanya silang kontak. Ganoon. Kaya tayo din, mga kababayan, kahit nasa ticket, kahit yung sa administration, hindi na nga ulugan na yon ang isa-support natin na kita ninyo. 12 candidates. Bahala na po kayo. Pipili lang kita tayo ng mga iilan doon. Pero the rest of the candidates na nasa ticket, ang iba doon, mga kamilyon po. Kamilyon. Karamihan doon po, mga hunyago. Sabi ko sa inyo. Dumidikit sa ating Pangulo kasi alam nila, massive ang supporters ng ating Pangulo, massive. Gustong-gusto nila na itaas ang kanilang mga kamay to win the support of the DDS and BBM. Ganun po yun. Huwag tayong paiisa. Pag nanalo yon, mga kababayan, lalo na nasa middle of the term, ang ating Pangulo, kung sino yung lumilitaw na possible, tawag dito, President. Next president na malakas, adon yon. Punta naman sila doon. Ganun lang po yun ang politika. Kaya tayo, magiging wise din tayo sa pagpipili. Pipiliin natin yung mga kandidato na sa tingin natin makakatulong sa pag-unlad ng ating bansa. Of course, supporting the president's agenda. Kaya lang, dito sa grupo ito ng ating Pangulo, may mga nagkukunwari lang dyan na they're supporting the agenda of the president. Pero, mga kababayan, afterwards, na makuha yung support natin na mga mamamayang Filipino kasi kailangan lang nila endorsement para manalo. Ayun, magiging pahirapan na doon sa Senado. Ngayon lang sila yung sumayid sa ating Pangulo kasi kailangan lang yung endorsement. Sinasabi ko sa inyo. Ang dami niyan. At makikita ninyo siya because most of them
na nagkokonwaring supporting the president, dati pong mga dilawan. Ay, dilawan. Yan sabi ko po sa inyo. O ngayon, dito tayo sa susunod nating topic. Endorse ko na pa dito. Hindi pa. Before tayo na pumunta sa susunod nating topic. Pag nakabuelo kasi ako sa pagsasalita, nakakalimutan ko yung anak buhay naman natin. Order na po kayo ng Firmax Automax 35. Pinapahid lang po, mga kababayan, sa mga pulses. And yung mga gustong magpagawa ng bahay, try po ninyo na magpa-design sa aking anak, Arkzone Design and Build Company. Contact lang ninyo yung anak ko sa 0977-098-2884. Yeah, nandiyan naman yung contact number. Tapos, gusto ko ring pasalamatan itong mga kaibigan natin. And we ask, hindi na po kayo, kundi yung mga taga rito lang sa amin. Mga local candidates kasi ito. Ang isang kaibigan kong gusto kong endorse sa inyo, palabas mga si kaibigan isko, para ipalit natin. Ito. Si Isko. Ayan. Dito ba siguro? Natakpan yung mukha ko. Yan. Ipalit natin doon sa Gurang na mayor. Mga kababayan, si Isko, Batang Maynila. Ayan. At least bata pa. Dito naman sa amin, mga kababayan, ito yung kaibigan ko, personal ko siyang kaibigan eh. Fernando Didi Tibor Cabredo, running for congressman sa 3rd District of Albay. Kaya yung mga nanonood sa atin, na mga taga-Albay, kung taga 3rd District ka or may family ka, isupport din natin itong kaibigan natin. Dito naman sa lugar ko, dito ako naging councilor sa municipal councilor dati. Itong personal ko kasing kaibigan to si Victor Perete, running for mayor ng Daraga. At syempre, re-election yung kaibigan ko din. Sige na. Ayan. Si Congressman Joey Sarte Salceda. Wala namang kalaban nito. Ibalik mo na ako. balik mo na ako. Yan lang yung ipapakiusap ko, mga kababayan, yung mga kaibigan natin na running for public office. And most of these people are tested public servants. Kaya pumunta sa akin si Didi. Dito sa bahay, pumunta. Sabi ko, sige, support kita. Kahit hindi mo ikako sabihin, ikakampanya kita. Kahit hindi ka pumunta dito sa bahay, ikakampanya kita sa eleksyon kasi friend kita.